Patuloy pa rin nagpapagaling sa ospital ang mga sugatan sa pagtagilig ng dump truck sa Capalonga, Camarines Norte, kung saan dalawang namatay. Ang ilang magulang nagtatanong kung bakit pinasakay sa truck ang mga bata. Makibalita tayo kay Mark Bonggat ng GMA Bicol. Sugat at galos sa mukha at braso ang kinamon ng 16 na taong gulang na si Raymark Buela. Kasama si Raymark sa halos 80 sakay ng dump truck na tumagilid sa barangay Ito, Capalonga, Camarines Norte nitong Sabado. Karamihan sa kanila ay mga estudyante. Nauna noon, mabagal. Nung nasalos yung ina, saka sila nagpagaspas. Mabilis ang takbo nila. Tapos nung yun na nga po yung pagtagilid na. Kala ko nga na ay panaginip lang. Mahigit 7 po ang sugatan, kabilang ang 3 guro. Sinawimpalad naman ang dalawa niyang ka-eskwela na sila Sarah Jean de Mesa at Robert Glomar. Galing daw sila sa isang sports event at pabalik na sa kanilang eskwelahan. Aksidente yun. Sabi nga, beyond under control yun. Napasakay na namin yung mga bato within the capacity. Pinasakay po namin within the capacity of the vehicle. Ayon sa pulisya, mabilis ang pagpapatakbo sa dump truck. Medyo matarik yung daan, malalim yung pababa. So nawala ng control yung driver kasi nasira na rin yung preno. Wala pa nagsasampa ng kaso laban sa truck driver na si Joseph Labor na nasa ospital pa. Lubos naman ang hinanakit ng mga magulang ng mga estudyante. Dapat daw hindi sa truck pinasakay ang mga estudyante dahil delikado. Kargo na ng pamahalaang lokal ng Camarines Norte ang lahat ng gasto sa gamutan ng mga biktima. Sa Bulinaw, Pangasinan, bumangga ang motorsiklong ito sa nakaparadang bus. Patay ang dalawang sakay ng motor na galing Umanong, Inuman at bibilisanan ng pulutan. Base sa investigasyon ng pulisya, hindi napansin ng rider ng motorsiklo ang nakaparadang bus. Inararo naman ng bus na ito ang mga concrete barriers sa Zamboanga City. Paliko na sana sa isang kanto ang bus nang magdare-diretso ito dahil sa duwas ng kalsada bunsod ng pag-ulan. Wala namang nasaktan. Mark Bonggat, nagbabalita, Pilipinas.